Hello, what's up mga katukan at magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon po mga katukan is napaka maulan dito sa atin ngayon. So ngayon mga katukan is ating topic is ano po, kung ano yung mga tendency na nalulugi yung negosyo na pagmamanukan. So ito po ang ating negosyo na pagmamanukan mga katukan is marami pong risk. Hindi lang talaga ito ano, puro income lang yung ating nakukuha dito sa ating manukan. May mga risk rin na ating matatamasa or ma-encounter dito sa ating pagmamanok na pag-aalaga nito mga katukan. Yung mga expenses at saka yung mga ano, yung mga failure na ating ma-encounter dito sa ating pagmamanok. Kasi nga yung pagmamanukan mga katukan, hindi talaga ito ma-perfect. Kasi nga marami talaga nagkakasakit kapag hindi enough na mapagkain yung ating maibigay para sa kanila. So yung pagmamanukan mga katukan eh marami ring ano, kailangan nating i-consider as learning point sa ating pagmamanukan. So itong pagmamanukan mga katukan eh tulad ng pag alaga ng mga fisyo, pag-alaga ng mga breeders, yan po yung ating kailangan pagtuon ng pansin na talaga dapat ay healthy po yung ating mga manok at saka magaganda yung ating mga breeders na ating nagamitin. So dito sa ating pagmamanok mga katukaan, kailangan rin dapat na makasave tayo sa ating mga pagkain na ating ibibigay para sa ating mga manok. Makasave at the same time healthy po sila. Ayan po, kasi yung pinaka mabigat na ano dito sa ating pagmamanok is yung expenses. Kasi nga yung expenses na ating ano makukuha napaka bigat sa bulsa, yung may magsakit, mas doble yung ano natin expenses. So, kailangan is ano po tayo dito, prevention is better than cure. So yung ating paggawa ng mga azolla, cultivating sa mga azolla pan at saka kangkong, yung madre de agua, yung pagtatanim natin ng mga alternative na pagkain, yung malunggay, yan po yung kalabo, yan yung mga pangunahing mga ano natin dito, mga source sa ating mga pagkain sa ating mga manok. Kasi nga yung mga manok natin kailangan talaga nating ano, dapat makasave sa pagkain nila. Kasi nga yung pagkain ng ating mga manok napaka ano po to, isa to sa pangunahing makakalugi sa ating pag-alaga ng mga hayop. So, kailangan natin tong iano, pagtunang pansin upang makasave tayo at the same time healthy po sila lahat. At saka sa ano rin, pag incubate ng mga manok hindi na tayo nagpapalimlim dito, wala na tayong mga wilds na mga manok. Lahat talaga sila is ano po, kinukolekta lang natin yung mga itlog nila. So yan po yung isa sa mga ano, kailangan din nating pagtuunan yung mga ano nila, yung mga itlog. Kasi yung mga itlog ng ating mga manok kailangan talaga fertile, kailangan talaga hindi siya matagal malunod doon sa ating incubator o ating ilalagay sa incubator para hindi mamamatay yung simelya. So yan yung mga ano natin, kailangan talaga may solusyon upang maging perfect or hindi naman perfect yung pag-incubate natin, nasa 70 to 80 sapat na yun na percent na ating mapipisa ng mga sisyo doon sa ating incubator. So kailangan talaga natin itong pagtunan, pero sa ngayon mga katukaan hindi pa masyadong marami yung ating mga manok. So yung atin lang is ano po, yung makatipid sa pagkain nila. So yun po yung ating pinakapangunahing ano, ating dapat na unahin yung mga pagkain ng ating mga manok para tuloy-tuloy po yung pagpaparami natin sa kanila. At saka yung pagbibili natin ng mga pagkain ng mga manok, dapat rin
mixing kasi nga yung pagkain ng mga manok ay napakagastos. So dapat may mabibilhan tayo ng mga pagkain nila na mura lang upang hindi tayo masyadong malakihan sa ating pagpapakain sa kanila. So kaya tayo gumawa ng pond ng asola, mga katukaan, upang makatipid tayo sa kanilang pagkain. Yan po, nilagyan natin ang asola. Kahapon po natin ito ginawa. Yan, yung asola natin. Ito po ay magsisilbing alternative na pagkain kapag ang mga manok natin ay kailangan talaga ng protein, kasi mataas yung protein content ng ating asola. At the same time, gana to sa mga vitamina at omega 3. Yan yung pinaka-importante rin, yung omega 3. Yan yung kagandahan ng ating asola. Malayo po sa sakit yung ating mga manok kapag nakasain ang ating asola. So yan yung kagandahan nito. Yan, mga katukaan. So yun lang po, mga katukaan, yung ating pagmamanok po is napaka risky. So kailangan talaga natin na magpursige, at saka sa ating, kung tayo po yung may-ari, dapat talaga tayo yung pumupunta araw-araw dito sa ating manukan. Kasi nga yung pagmamanok, mga katukaan, is kailangan talaga natin to sipag tiyaga, saka yung consistency po dito sa ating pag-alaga ng mga manok, yun po yung dapat natin na gawin, at saka focus talaga tayo dito sa ating manukan. Kasi nga yung ating mga manok ay kailangan talaga na maalagaan, at saka may tamang pagpapakain, at saka kailangan talaga ng research. So yun, alam ko naman na iba-iba yung pag-handle ng ating pag-alaga ng manok. So yun lang po yung ating masishare dito. So kasi itong aking na-share po sa inyo is puro experience lang po natin dito. Na-experience po natin kung yung mga nagdaanan natin sa dalawang taon natin na pag-alaga ng mga hayop. Yun po yung ating na-learn sa pag-alaga dito sa ating mga hayop. So yun lang po, mga katukaan, yun po yung ating pag-cultivate ng ating mga kangkong, yung mga azola, yung mga makatipid sa pagkain ng mga manok, makabili tayo ng murang mga patuka para sa kanila, is yun po yung at saka healthy po. Dapat kasi may mga ganito talaga tayo ng mga alaman dito sa ating manukan upang makakasiguro tayo na healthy talaga yung ating mga manok. I hope na subscribe niyo po yung ating YouTube channel at click yung notification bell upang updated po kayo palagi sa ating mga videos na gagawin dito sa ating mountain channel sa Samal Native Chicken. So thank you po sa inyong lahat sa pag-subaybay at saka sa inyong support. Maraming salamat po. Hindi po tayo darating sa ganitong posisyon ngayon kung hindi rin sa tulong sa inyong mga tulong. Shout out nyo pala kay Kutchen Kua. Thank you po, sir.